Government na, magkano na nga ba ngayon ang mga FKM motorcycles ngayong buwan ng October 2024? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! At pagpasok po natin dito sa kanilang store, makikita na po natin agad dito yung kanilang Fecon Rev X125. Malupit din pala ang dating nitong scooter na ito. Silipin po natin itong kanyang headlight. Wow, naka dual projector lights at mayroon po siyang split na daytime running light dito sa bandang itaas. Nandirito naman po sa bandang ibaba ito pong kanyang LED na mga turn signals. At pagdating naman po sa kanyang front suspension, ito po ay equipped with traditional telescopic fork. Mayroon na rin po siyang added reflectors dito. At ito po ay naka-single rotor disc brake along with 2-pot caliper na gray color. Mapunta naman po tayo rito sa bandang itaas. Silipin naman po natin itong kanyang digital meter panel display. Combination po pala ito ng analog. And then meron po siya ritong 2-button selector. At gumagamit naman po ito ng mechanical key para naman po sa kanyang ignition. Wala po itong mga front pocket. Ngunit maluwag po itong kanyang footboard. At malapad po pala itong kanyang upuan. Buksan po natin, silipin natin itong kanyang underseat compartment. Wow, maluwag din mga ka-LM. Ang daming nakalagay rito pero kasyang-kasya dito sa kanyang underseat compartment. Dito na din po located ito pong kanyang fuel tank. At napansin ko lang, napakaganda po ng design nito pong kanyang integrated na grab bar, no? Pwede ka na po agad dito maglagay ng top box straight out from casa. At dito naman po sa kanyang side profile, mayroon po pala siya ritong honeycomb design. At ito po ay equipped with single shock absorber. Makikita natin, ito po ay adjustable. At naka single rotor disc brake din po pala ito dito sa likuran. Napaka forma, no? Naka disc brake po rito sa likod hanggang doon sa harapan. At ito po ay gumagamit ng single pot caliper. Silipin naman po natin itong kanyang taillight. Maliit lang po yung pagkaka-design, may partition sa gitna at mayroon din po siyang daytime running light. May added reflector lights dito sa gitna at ito pong kanyang mga turn signals is nakapop up. Medyo matulis yung pagkakayari. LED na rin po yung kanyang mga ginagamit sa kanyang lighting system. At mayroon na din po itong integrated na plate light. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang exhaust pipe. Mayroon naman po itong matte black color na heat protection guard. At mayroon na din po pala itong built-in na tire hugger. At ito po ay naka-air-cooled para po sa kanyang cooling system. At ang presyo po ng Fecon Rev X125 ay nagkakahalaga po ito ng 74,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 5,180 pesos. At mayroon naman po itong 3,830 pesos sa loob po yan ng 3 taon. At may rebate naman po itong 400 pesos kapag on time ka po na nagbabayad. Dito naman po sa kabila, ito naman po yung kanilang Fecon Labby 150. Para naman po ito dun sa mga mahihilig sa mga classic scooter na mayroong modern design. Napakaganda rin po pala nitong kanyang headlight. Nung nagkaroon po siya ng chrome color na headlight cover dito sa bandang itaas. May high beam and low beam. Bulb type po yung kanyang ginagamit. May nakalagay naman po rito na FKM na 3D emblem. At dito po located sa bandang harapan, ito pong kanyang mga turn signals. At para sa akin, no, nagkaroon po siya ng additional premium looks dahil ito pong kanyang grill is silver color hanggang dito po sa mga lining niya rito sa bandang dulo. Kaya nagmukha po siyang premium. Nakadiretso po pala yan hanggang dito sa dulo. Ayan o, para po siyang nagkaroon dito ng wing design na chrome color. Kaya very attractive sa ating mga paningin. At pagdating naman po rito sa kanyang front suspension, ito po ay gumagamit ng traditional telescopic fork. Naka single rotor disc brake sa harap at mayroon po itong dual pot caliper na gray color. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang meter panel display. Combination po pala ito ng analog at saka digital. At pagdating po pala rito sa kanyang ignition, naka-keyless na pala ito. Wow, impressive ah. Naka-keyless na po itong kanilang classic scooter na to. Mayroon naman po siyang integrated na utility hook dito sa gitna. At mayroon po siyang front pocket. Pwede po tayong maglagay rito po sa kanan at kaliwa. At gumagamit naman po ito ng mechanical key para po dito sa kanyang front pocket. Maluwag din po itong kanyang footboard. At mayroon na rin po siyang rubber cover on top. Which is anti-slip naman po siya para hindi madulas. At malapad po itong kanyang upuan. No? Classic na classic yung kanyang dating. Malambot. At ang kagandahan niya, nagkaroon po siya ng two-tone color combination na gray at saka black. Ito naman pong kanyang integrated na grab bar, sturdy feels, no? Gray color naman po siya. Silipin naman po natin itong kanyang taillight.
Wow, napaka-astig, no? Classic yung dating pero modern yung pagkakadisenyo nito pong kanyang taillight. At dito po located sa magkabila, ito naman pong kanyang turn signals. Naka-single rotor disc brake din po siya. The same lang din po dun sa harapan, naka-disc brake sa harap hanggang dito sa likod. Silipin naman po natin ito pong kanyang stock na exhaust pipe. Wow, bilugan, no? Mahaba siya, oblong po pala siya mga ka-LM. Ang cute din po nitong kanyang heat protection guard na chrome color. Naka-hide po pala ito pong kanyang foot peg para po sa ating back rider. So ipre-press lang po natin yan, lalabas na po siya. At ang presyo po ng kanilang Fecon Lobby 150 ay nagkakahalaga po ito ng 89,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 6,295 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 4,545 pesos sa loob po yan ng 36 months. At dito naman po sa kabila, ito naman po yung kanilang Fecon LTS 125. Para naman po sa mga kababayan natin na naghahanap ng pang daily use na motorcycle, saktong-sakto to dahil matipid po to sa pagkonsumo ng gasolina. Silipin naman po natin itong kanyang headlight. Mabangis din yung kanyang dating, LED na siya. Mapapansin natin na nandirito na rin po yung kanyang mga turn signals. Included na po siya rito sa kanyang headlight assembly. At dito sa bandang itaas, nagkaroon po siya rito ng split na daytime running light. May nakalagay naman po rito sa bandang itaas na FKM logo and chrome color. At dito po sa kanyang side profile, malaerok sang dating, no? Ito pong kanyang palikpik rito is silver color. At silipin naman po natin ito pong kanyang front fender. Wow, very attractive. Bakit? Nagkaroon po siya rito ng touch ng carbon. Tapos glossy blue po rito sa bandang dulo. Mayroon na rin po siya ritong light reflectors. At ang kanya naman pong mga braking system dito sa harap ay equip po ito ng single rotor disc brake along with 2-pot caliper na matte black. At silipin naman po natin ito pong kanyang digital meter panel display. Wow, napakalaki. Ang lapad po pala nitong kanyang digital display. May 2 button selector naman po rito sa bandang ibaba. Mayroon po pala itong hazard at electric starter. At pagdating naman po sa kanyang ignition, ito po ay gumagamit ng mechanical key. Mayroon po itong 2 front pocket, malaki at saka maliit. Pwede po nating paglagyan ng ating mga coins or gloves. Mayroon din po itong maluwag na footboard. At ang ganda po pala ng dating nito pong kanyang seat cover kasi para po siyang may mga diamond-diamond design at napakalambot po. Gray color naman po ito pong kanyang M-shape design na grab bar. Silipin naman po natin ito pong kanyang taillight. Naka-M design din siya, no? Which is very impressive. LED na po yung kanyang ginagamit po para sa kanyang brake light. At maganda rin po pala ang pagkakadesign nito pong kanyang turn signals dahil included na po ito dito po sa kanyang pairings. At mayroon na din po itong plate light dito sa likod. Silipin naman po natin ito pong kanyang exhaust pipe. Maganda rin po yung pagkakadesign. Nagkaroon ng touch ng carbon, glossy black, at yung kanyang tip is glossy black lang din. At mayroon po itong single exhaust. At napaka-porma po pala ng dating nito pong kanyang single shock absorber dito sa likod. Mayroon na po itong canister na silver color. Matte black naman po ito pong coil spring na kanilang ginamit dito at ito po ay adjustable. At naka drum brake naman po ang kanyang preno dito sa likuran. At ang presyo naman po ng Fecon LTS 125 ay nagkakahalaga po ito ng 70,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 4,965 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 3,690 pesos sa loob po yan ng 36 months. At kung mahilig ka namang mag-adventure, mayroon po sila ritong Fecon Venture 150. At ito naman po yung kanilang standard version. Ito yung motorcycle na pwede sa lahat ng road condition dito sa Pilipinas. Mayroon po itong adjustable na windshield which is pwede po natin yung i-adjust depende po sa ating riding preparation. At ang lapad po pala nito pong kanyang headlight. Nagkaroon po siya rito ng split na daytime running light. Napakahaba. At gumagamit po pala ito ng dual projector lights para naman po rito sa kanyang headlight. Dito naman po sa kanyang side profile, may nakalagay po rito na ADBN white color along with orange background. Nakalagay naman po dyan yung 150, yung kanyang engine displacement. At ito naman pong kanyang front suspension ay gumagamit ng traditional telescopic fork. Meron po pala siya ritong rubber boots. Meron din po siya ritong additional na light reflector. At naka-ABS po pala itong kanyang braking system. Ang anti-lock braking system ay nakakapagbigay po yan ng smooth na braking power. At ito naman po ay naka-single rotor disc brake na flower design dito sa harapan. At meron po itong 2-pot caliper na gray color.
Orange color naman po pala ito pong kanyang stock na magwheel. At ito po ay nakasimi dual purpose pattern tires. Silipin naman po natin ito pong kanyang fully digital meter panel display. Napakalapad po, no? Sa tingin ko siguro may 7 inches to para po siyang tablet. At colored po yan. Meron din po siyang 2 button selector dito sa bandang ibaba. Naka naked handlebar at ang kanya naman pong ignition is naka keyless na po siya. Mayroon din po ata siya ritong integrated na USB charging port. Ah, nandirito sa gitna. Ayan, mayroon na din po siyang USB charging port. Pwede na po kayong mag-recharge ng gadgets at mobile phones. Dito naman po sa kanyang left side pocket, buksan natin. Wow, spacious din po siya. Pwede po tayong maglagay rito ng gloves or coins. At nandirito naman po sa gitna, located dito pong kanyang fuel tank. At napansin ko lang, ito pong kanyang upuan is rough yung pagkaka-design, kaya hindi dudulas kapag kayo po ay uupo rito. Merong two-tone color combination na gray at saka black. Yung pagkakatahe, more durable po siya. At ito pong kanyang integrated na grab bar na silver color, makapal, kaya masasabi natin na matibay. Pwede na po tayong maglagay agad dito ng top box, straight out from casa. Silipin naman po natin ito pong kanyang tail light. Malapad din, wow! Napaka-astig na itong kanyang tail light. Nagkaroon po siya rito ng V-design, tapos parang nagkaroon ng pakpak ng eagle. At ito pong kanyang mga turn signals is mahaba siya, nakapop up, LED na rin po siya. At mayroon na din po itong plate light dito sa likuran. Silipin naman po natin ito pong kanyang rear suspension. Ito po pala ay equipped with dual sub-tank shock absorber. Adjustable yan mga ka-LM. Pwede natin yung i-adjust depende po sa road condition and then sa ating driving preparation. Napaka sporty looks din po pala ng dating nito pong kanyang stock pipe. Nagkaroon ng carbon finish along with silver color at mayroon naman po itong single exhaust. Ang kanyang braking system dito sa likod is naka single rotor disc brake na flower design along with single pot caliper. Gaya ng sabi ko, naka dual purpose pattern tires po ito. Mayroon na din po pala siyang built-in na tire hugger. Naka liquid cooled naman po ang kanyang cooling system, kaya maaasahan natin na pwede po natin itong gamitin or ibabad maghapon magdamag sa mga malalayong biyahe. Dito po sa kanyang side profile, nagkaroon po pala rito ng FKM na chrome color, 3D emblem po yan. At may nakalagay po rito na ADB in white color along with orange background. At ito naman pong kanyang pillion step, alloy na rin po siya, not padable. At ang ganda rin po ng pagkakaroon niya rito ng silver color dito po sa kanyang side profile. At ang gusto ko rito sa mga ADB is malalapad po itong kanyang footboard at mayroon din po siyang footrest extension. At ang presyo po pala nito pong kanilang Fecon Venture 150 standard version ay nagkakahalaga po ito ng 146,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 10,220 pesos. At mayroon naman po itong 7,065 pesos pagdating po sa 36 months. At kung ang hanap nyo naman po ay comfortable riding, meron po tayo ritong Fecon Sleek 150. Napaka-forma din po pala ng dating nito pong scooter na ito. Meron din po pala itong mahabang windshield na clear color. At silipin naman po natin ito pong kanyang headlight, naka V-shape design. Mayroon po itong integrated na daytime running light dito po sa bandang itaas. At nandirito po sa bandang ibaba, ito pong kanyang turn signals na diamond type. May nakalagay naman po rito na 150. Ito po yung kanyang engine displacement, naka 3D emblem po yan dito po sa kanyang side profile. Nagkaroon po pala rito ng touch ng carbon, very attractive po siya. Hanggang dito sa kanyang front fender, nagkaroon ng touch ng carbon. At ito po pala ay equipped ng ABS, ito pong kanyang single rotor disc brake with 2-pot caliper. Ang kagandahan ng ABS ay nakakapagbigay po yan ng smooth na braking power. At ito naman pong kanyang cast wheel is matte black color. Naka-traditional telescopic fork naman po itong kanyang front suspension. At mayroon din po itong rubber boots, which is protection naman po yan para hindi po mapasukan ng dumi. Silipin naman po natin ito pong kanyang meter panel display. Combination po pala ito ng analog at saka digital. May 2-button selector po dito sa bandang ibaba. Naka naked handlebar at ang kagandahan niyan, naka keyless na po pala itong kanyang ignition. At mayroon na din po itong integrated na USB charging port, pwede na po tayong mag-recharge ng mobile phones. At ito naman pong kanyang right side pocket ay malalim. Pwede po tayo ritong maglagay ng gloves or di kaya mobile phones. Mayroon din po itong utility hook dito sa gitna at malawak din po itong kanyang footboard. Ang kagandahan niyan, mayroon
meron po pala itong Putres extension, kaya pwede po nating i-stretch yung ating paa kapag nangangalay tayo pagdating po sa mga long rides driving situation. Ang lapad po pala nito pong kanyang upuan at malambot, mga ka-LM, very comfortable itong sakyan. Maganda rin po pala itong kanyang integrated na grab bar na silver color, no? Cast na rin po siya. Pwede na po tayo ritong maglagay ng top box straight out from casa. Dito naman po sa kanyang side profile, may nakalagay rito na sleek 150, chrome color, 3D emblem po yan, kaya very attractive sa ating mga paningin. Napakalaki din po yung pagkakadesign pala nito pong kanyang engine cover, may naka-intact na FKM. And then ito pong kanyang airbox cover is matte black color. At nakalagay naman po dyan is 4 bulb. Wow, malakas-lakas po ito. And then naka-liquid cooled naman po ang kanyang cooling system. Kaya maaasahan natin na pwede po natin itong gamitin pang long rides. At pagdating naman po rito sa kanyang rear suspension, ito po ay equipped with dual shock absorber. At ito po ay adjustable. At gumagamit naman po ito ng single rotor disc brake along with single pot caliper para po sa kanyang rear braking system. Silipin naman po natin ito pong kanyang tail light. Wow, napakalapad, no? Ang laki po nitong kanyang tail light dito sa likod. Very attractive at very visible po ito day or night time. Included na rin po pala rito ito pong kanyang turn signals dito po sa kanyang tail light assembly. At itong napakalapad na to, pag ating sinilip, mayroon na din po pala siyang plate light. Silipin naman po natin ito pong kanyang stock pipe. Wow, napakalaki at napakahaba. May lining naman po ito na silver color. At ito naman po ay naka-single exhaust. Silipin naman po natin ito pong kanyang underseat compartment. Maluwag din, mga ka-LM. Saktong-sakto lang, no? Pwede po nating paglagyan ng ating mga gloves or jacket or anything na personal belongings na pwede na magkakasya rito po sa kanyang underseat compartment. Dito na rin po pala located ito pong kanyang fuel tank under the seat. Close na natin. At ang presyo po pala nito pong kanilang Fecon Sleek 150 ay nagkakahalaga po ito ng 126,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 8,820 pesos. At meron naman po itong 6,165 pesos sa loob po yan ng 36 months. At para naman po sa mga nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas ng mga FKM motorcycles, ay available po ito sa cash at installment basis. At maaari po kayong mag-direct message dito po sa ating channel. At ilalagay ko na lang din po yung aking contact number dyan po sa description box sa ibaba. At kung nagustuhan mo yung mga ganitong klase ng video content na kung saan ako ay nagbibenta ng mga motorcycle, sasakyan, mobile phones, appliances at mga properties, ay huwag mo po sanang kalimutang i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, kita-kits po tayo sa mga susunod na video updates.